Bago ipatupad ang hard lockdown ay dinagsa ng mga tao kaninang umaga ang barangay hall ng 5 barangay sa Puerto Princesa na isinailalim sa Enhanced Community Quarantine. Ito ay kinabibilangan ng barangay Santa Monica, San Jose, San Manuel, San Pedro at San Miguel na ngayon ay tinuturing ng critical zone dahil may matataas na kaso ng COVID-19. Umaasa ang mga nakapila na mabibigyan sila ng quarantine pass. Gaya ni Mike, na residente ng barangay San Pedro. Nagpo-programa po kasi kami sa simbahan namin sa estasyon sa banda sa Santa Monica. Eh, hindi daw po papapasokin ang Santa Monica pag walang quarantine pass. Ayon kay Kapitan Gabuco ng barangay San Pedro, magiging mahigpit sila at hindi lahat ay mabibigyan ng quarantine pass. Kakausapin natin sila, saan sila pupunta, anong kailangan nila. So, quarantine pass is up to end of this month. Ngayon, kung ang kailangan niya, pamamalingki, ilang beses ka mamalingki sa isang linggo? Pag sinabi niya, araw-araw, sabi ko, ma'am, pupwede ba isa or dalawang beses lang? Kasi hindi po ito yung normal na sitwasyon natin. Base kasi sa guidelines na inilabas ng local interagency task force, ay iisang quarantine pass lamang ang dapat ibigay sa bawat household. Bawal na pumasok sa trabaho ang mga residente ng San Pedro kung ang pinagtatrabahuhan ay labas ng critical zone. Pero binibigyan ng quarantine pass ang mga residente ng San Pedro na may trabaho sa ibang barangay na kasama rin sa critical zone. Bawa, yung taga San Pedro nagtatrabaho sa groseria doon sa San Miguel, po pwede po siyang bigyan para po makatawid sa groseria. Yun po ay allowed. Impunto alas 12 ng tanghali ngayong araw ay ipinatupad ang hard lockdown sa 5 barangay na nasa ilalim ng critical zone. Naging mahigpit ang mga otoridad sa mga dumadaan sa borders ng 5 barangay. Tinitingnan ng ID kung saan nakatira ang mga motorista at tinatanong kung saan papunta. Isa-isa ring chinecheck ang mga sakay ng mga pampublikong sasakyan kaya nagdulot ito ng mabigat na daloy ng trapiko. Umaasa ang mga otoridad na mauunawaan at susundin ng lahat ang mga bagong panuntunan na kanilang pinatutupad. Dahil para ito sa kapakanan ng lahat at para mapigilan ang tumataas na kaso ng COVID-19 sa Puerto Princesa. Ben Ortega, Alpha News Philippines.